So welcome ulit mga kachugayd sa pinakalatest at pinakabagong video sa araw na to. So continue tayo capture sa area. So sa unang video natin andun yung mga marka na napaka legit marker na na-compare sa 2 maps doon na nakita natin o na in-explain ko sa inyo o pinaliwanag ko sa inyo. So ito yung mga formation ng bato dito. Wow. So talagang na sinisil yung area. Ayan. Inagan pa siya, ginawa ng map stone. Ito pa. May half moon pa siya. Triangle formation. Pero kung sa dito na part, pero kung ito yung connected niya isa. Yan. So naka-formation siya. So ibig sabihin ng palatandaan na to, kasi ito yung pinaka-top sa area, ito yung sa baba. Ito. So napakadali lang sa i-connect. So hindi ito pinapakita yung treasure or deposit. So pinapakita dito yung mga big boulder na minarkahan o minapahan talaga. So hindi dito o under, hindi dito sa ilalim yung deposit, wala. Kundi isa lang itong palatandaan o mapa. So kung alam mo siyang i-translate bawat mga marka dito isa-isa, so malalaman mo kung saan siya o saan ito naka-point. So punta tayo sa ibabaw. Punta natin yung pinakadulo ng kanal na to. Kasi andun sa top yung pinaka main dot niya doon sa mapa na nakita niyo sa unang video. So punta natin to back doon, baka may giveaway na nilagay. So dito tayo. Dadaan. Mag-ingat lang tayo mga ka-true guides, so huwag niyo itong gayahin sa mga baguhan lang. Baka may makita kayong mga magandang marka, isirain nyo na. So hindi pa yan ang tunay na deposito, kundi isa lang siyang marka talaga. So hindi naman sa nagmamagaling, pero totoo naman na marami na talagang mga baguhang mga treasure hunter na sinisira lang yung mga bato, lalong-lalo na nga nakaka-amaze tignan o magandang tignan. So marami na tayong dinaanan ng mga marka mga katsugayad na maganda. So andito ito yung mga pinaka-the best o big boulder. So naka-formation yung mga bato dito. Yun, wow. Kung tutusin, pwede mo siyang makapasok talaga yung isang tao o bata dito. So dito na siguro yung pinakatap ng creek, kasi sinira. Ito lang yung creek, sinira. So tingnan natin yung pinaka main marker. Wow. Halos nandito na lahat. Ayun pa. Big map stone. Ayun. Big map stone. So madali lang siyang basahin mga true guide. Comparing area talaga. Rolling area to. Rolling area. So itong buo na to. So rolling area ito mga true guide. So
So ibig sabihin rolling area o rolling position yung bato. So ibig sabihin ito na yung mountain marker sa rolling niya. So kung ang top niyan, so semi patag na dyan. So patag na yung top ng bato na yan. So titignan natin kung totoong patag ba siya. Tsaka hanapin natin dito yung giveaways. Mayroon ba? So first time ko lang siya dito inakyatan. So makikita pa man siguro yung sasakyan natin doon sa baba. Baka nakawin. Wala tayo masakyan pa uwi. So naka-formation talaga yung mga bato dito. Wow, it's amazing. So ibig sabihin mga ka-true guide, ito yung top ng creek kasi pinutol, wala nang, hindi na connected. Ito lang yung talagang buong last niya. Ito lang yung pinaka last creek niya kasi sinapawan ng mga bato. So kung titignan mo yung mga bato, wow, malalim yung mga silsil, mayroon pang dot. So yung iba dito possible is nature na, pero dahil sa tingin ko talaga is kinampuhan talaga. So talagang mangyayari is halos malagyan nila lahat dito ng mga marka yung mga bato. Kahit na isang buwan sila umistambay dito, meron talagang magagawa silang mga marka o maibabaon dahil sa dami nila. Wow, ayun pa oh. So wow. Pwede makatago yung tao dito. Diyan pa, pwede pa makatago. Yun. Tutusin mga ka-true guide, pinaka easy o pinaka madali lang siya hanapin yung giveaways kahit na maraming bato dito. So hindi tayo ililigaw dito, lalong-lalo na kung mga eye pointer yung titignan mo dito. Hindi mo dito pagbabasihan yung araw kasi kung araw, ituturo niya dito ang mga next o another object yung ituturo niya dito. Halos naka formation lahat. Ayun pa, I found a box. Wow, ang galing naman. Umabot sana. So pwede dito makatago yung tao, pwede makapag-ambush dito. Kasi may silipanan doon sa baba. Pwede ka makapasanilip doon. Papakikita mo yung kalaban mo. Target talaga sa daan. Sa baba. So may mga marka pa mga ka-true guide. Napaka-legit yung marka. Wow, nag-point siya sa right. Tapos sa left. Left yung point ng arrow. Pero right yung position, true position niya. Angle dito. Ayun, kung matitignan mo yung terrain ng area, so halos patag talaga yung ibabaw, lang ibabaw. Nakakitin mo siya, so patag talaga. So hindi ako nagkakamali, mga ka-true guide, so patag. So
So ito yung pinaka big general mapstone dito. So dito mo makikita lahat yung mga treasure deposit. So madali lang siya. So buong area ng mountain na to ang kinopya niya o ginaya. Wow. Ayos. So napaka marami lang dumi. Pero kung lilinisan lang to talaga, siguradong may matutuntun ko sa patag. Grabe. Ang galing naman. Hanggang dito lang muna mga ka-true guide. Hindi natin aabahan yung video natin. So abangan nyo lang yung next part ng video na to. So isusunod ko, ikutin nyo natin to. So abangan nyo mga ka-true guide, kasi napaka misteryoso mga big boulder dito. Napakaganda. So kung may mahanap man tayong giveaway, so wala o nakuha na ng una, so okay lang. So importante is mayroon tayong mga na-capture ng pinaka magagandang marker. At saka ituturo ko sa inyo ito sa next video natin, ang maganda o pinaka door cave dito lang sa tabi natin. So see you next video natin.